Mga magulang, itatanong ko sa inyo, sino ang mas mahalaga sa eleksyon na ito? Hindi ba ang mga anak natin, ang mga magiging apo natin? Hindi ba? Nakikita ko ang ibang nakikwento pa sa akin, ang ibang pangpipintas at pag-iimbento ng ibang kalaban. Kung murahin si Ma'am Lenny, kung murahin ang babae, kung gano'ng kabastos ang lumalabas sa bibig, wala akong nakitang gano'n sa lahat sa inyo, sa lahat ng lugar na napuntahan ko sa Pilipinas. Bakit? Ito ang klase ng Pilipinong kailangan maging tayo. Tayong nandito, tayong nagbibigayan ng tubig pag nauuhaw ang katabi natin sa crowd. Sa lahat ng puntahan naming lalawigan, nagugutom ang katabi, nagsha-share ng pagkain kahit di magkakilala. Do you want decency back in the presidency? Do you want to be ruled by leaders with love and not oppression and fear? Do you want your children, your grandchildren, and your grandchildren's children, and so on and so forth, all the generations to come, to say, my lola, or my mother, or my father, or my lolo voted for the right leaders when they could? When your kids ask you, when you are big and married and your parents yourselves, you young people, who's voting for the first time? I'm very, very proud of you. You know social media. Alam nyo ang fake news. Sa totoo lang, bilang artista, hindi po nakatulong sa akin ang pagiging asawa ng isang politiko. Minsan by association, yung mga nagmamahal sa akin, hindi kilala ang asawa ko. Nung ayaw siya, ayaw na rin sa akin. Kahit wala akong ginawa. Abunado pa kami dahil hindi nagnanakaw ang asawa ko. Lahat ng kinain at kinalaki nitong tatlong higante ko. At yung isa ko na nasa Amerika. Lahat yan galing sa malinis na pakikipagbunuan sa hanap buhay ng magulang. Hanggang ngayon, nagte-taping pa ako sa probinsyano habang nagkakampanya dahil nagtatrabaho ako para matapos yung bahay namin. Lahat ng meron ako, alam ng BIR. Lahat ng meron si Kiko. Okay lang yun, lasang pera. Buti na lang. Yun ang pinakaayaw ko sa kanya. Pero yun din ang pinakagusto ko sa kanya. Dahil pinagmamalaki ko ang asawa ko nung pinakasalan ko. 26th anniversary namin kahapon, walang nagbago. Hindi kami yumaman sa politika. Matalino lang ako magnegosyo. Matalino ako mag-ipon. Eto pa isa. Binabastos ang babae. Alam nyo ba si Ma'am Lenny kung ano-anong mga chismis na hindi namin alam kung pagtatawa na namin o kung anong re-react namin? Kung ano-anong ginagawa sa kanya keso may boyfriend na NPA, keso hindi naman si Sec Jesse ang unang asawa. Si Sec Jesse ang first and last ni Ma'am Lenny! Hindi lang po yan. Babae ang nanay ninyo. Dapat tinuruan kayong gumalang sa babae. Hindi kayo nang babastos. Babae ang ilaw ng tahanan. Babae ang malakas. Babae ang nagdadala sa sinapupunan ng tao ng 9 na buwan pagkatapos iluluwal, pagkatapos palalakihin, pakakainin bilang partner ng asawa niya. Kung single parent kayo, kay daddy o mommy kayo, God bless you and my hats off to you dahil napakahirap magpalaki ng anak. And as women are strong,
na itaguyod ni Ma'am Lenny ang tatlong anak niyang puro babae din, who are not just... More importantly, they are already serving the Filipino people. Ito pa isang talong ko. The strongest woman I know, you know her too. Na byuda, walang bahid ng korupsyon. Wala ni skandalo, puwera yung gawa-gawa nilang. Hanggang ngayon, wala namang ebidensya dahil puro kasi nung alingan. You're young, you're smart, you're woke, you know fake news, you know what's real, you know how to find out the truth. It is so easy in this day and age. Do your research. Convince those na hindi pa namumulat ang mata na ito dapat ang gobyerno natin. Ipaglaban natin ito. You young kids, you voting for the first, second, third time, at yung mga mami nyo, daddy nyo, mga lolo at lola nyo na nandito ngayon, mga tita nyo, tito nyo, ipakita nyo. Let us make history. Let your vote make history, each and every one of you. Be part of the change for the good. Pagod na tayo sa dynasties. Ang dapat makinabang taong bayan na. Hindi pa may pamilya lang. Mulat na ang mata ko. Iba ang pagmamahal, pero iba ang dapat pinipili pag pamumuno na ng bansa ang pinag-uusapan. Eto pa ang isa, mga kakamping, kung meron pa sa inyong nalilito, sa totoo lang po, hindi ko po maintindihan kung bakit, lalo na yung mga nanonood sa atin kahit po wala kayo dito. Kung mahal nyo si Ma'am Lenny, at si Ma'am Lenny ang iboboto nyo, bakit nyo pahihirapan ang Pangulo sa pagpili ng ibang vice-presidente? Bakit kayo pipili ng hindi niya kakampi? Bakit hindi nyo pipiliin ang pinili niya? Ang katulad niya, may takot sa Diyos, magsisilbi ng tapat, maglilingkod ng buong puso, lalaban at ipaglalaban kayo. Hindi madali sa akin to. I said I would never marry a politician. I've been working for 44 years. I am tired. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik. Pero inyo na yung asawa ko. Magbabagong buhay ng apat na anak ko. Inyo na ang tatay nila. Bakit? Hindi nyo po utang na loob sa amin yon. Please po, hindi nyo utang na loob sa amin yon. It's a big deal only to us, our family. Because we know, if he wins, our lives will change. But we also know he has to win. He is the only one that can serve you with Ma'am Lenny completely, wholeheartedly, with the same dreams, goals, and work for the Filipino people. Huwag na natin pahirapan si Ma'am Lenny. Ako na mismo, isusugal ko ang marriage ko. Ayokong mapahiya sa inyo. Hindi ko pa kilala yan. Ginawa ko na ang pangalan ko. Ginapang ko. They thought I was a spoiled brat. No, I worked hard and I respected everyone in my industry the way I was raised by my parents, who were good to everyone regardless of social status. Ang tinitignan namin, puso, hindi pera. Kaya ang humahapol sa pera, nilalayuan ang pera. Ang binibiyayaan, yung nagdadasal at nananalig. Ngayon, yung gobyernong tapat, angat buhay lahat. At ang hello pagkain, goodbye gutom, hindi lang po mga slogan yun. Hindi lang slogan yon. Naka-ready na po mga plano nila. Kiko has been working with farmers and fisher folk who have not been earning. Kaya tumataas ang presyo dahil
pinapatungan ng katakot-takot na nagbebenta, na bumibili sa kanila ng kukunti lamang ang binabayad, na pinambabayad na ng mga magsasaka at mangingisda sa utang. Why? Dapat lahat tayo busog. So Ma'am Lenny and Kiko, on May 9, pag-shade nyo po kay Ma'am Lenny, number 10, i-shade nyo dapat si Kiko, number 7. Yan po ang pakiusap ko sa inyo bilang ina ng apat na anak kong Pilipino. Gusto ko kayong lahat masabi ninyo pag tinanong kayo, where are you from? The Philippines. What are you? I am a proud Filipino. No one laughs at my country and my leaders anymore. No one steals anymore. No one uses fear tactics anymore. Everyone gets justice. Everyone is treated with respect and love. So sa darating na May 9, isigaw natin, sino ang inyong presidente? Sino ang vice-presidente? Mabuhay tayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa amin, sa akin, kay Kiko at sa aking mga anak.